Maulap na. Halata na sa kalangitan ang isang nagbabadyang ulan, kaya naman napubuntong hininga na lang si Thea. Nakalimutan kasi ng dalaga na magdala ng payong. Maaliwalas kasi ang panahon na umalis siya kaninang umaga, kaya't inakala niyang wala namang ulan. Ano na, Thea? Akala ko ba uuwi ka na? Ba't nakatayo ka pa rin dito? Tanong ng kanyang katrabaho na si Rika. Kalalabas lang din ito sa building ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nila. Napalingon siya rito. Eh, mukhang uulan. Dalawang sakay mula rito ang bahay ko, kaya... Kung aalis ako ngayon, baka abutan ako ng ulan. Wala pa naman akong dalampayong. Sagot ng dalaga sa katrabaho, kaya napatango naman ito. Mabuti naman at hindi ka pa umaalis. Dalawa itong payong na dala ko. Hiramin mo na lang muna itong isa at ibalik mo bukas. Sige na, mauna na ako. Paalam sa kanya ni Rika matapos nitong ibigay ang isang payong. Nang makauwi na ang dalaga sa tinutuluyan nitong apartment, ay naabutan na naman niya ang makalat na bahay. Tinignan niya ang isang kwarto sa taas at naabutan doon ang nakababata niyang kapatid na natutulog sa study table nito, kaya naman napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan na lamang itong matulog. Ang kapatid na lamang niya ang kanyang natitirang pamilya. Pareho silang ulila na sa mga magulang, high school student pa lamang ang kanyang kapatid. Siya na lang ang nagpapaaral dito dahil pumanaw na ang kanilang ina nang ipinanganak nito ang bunsong kapatid niya. Hindi kasi nito kinaya ang panganganak. Ang kanila namang ama pumanaw dahil sa isang sakit. Graduating na ito ng high school. Kahit pamalaki ang sinasahod niya, nahihirapan siya. Dahil bukod sa mga gastusin sa bahay, pinaghahandaan din niya ang tuition fee ng kanyang kapatid para sa koleyo. Ma, pa, sa tingin niyo po, kailan kaya magbabago tong buhay ko? Pagkausap niya sa litrato ng kanyang mga magulang, katatapos niya lang maglinis at ngayon nagpapahinga na. Kahit pa nasa bahay na siya, kailangan niya pa rin magtrabaho. Work from home rin kasi ang dalaga. Dalawang trabaho niya ngayon. Yung isa ay sa mismong kumpanya nila, pumapasok siya. Ang isa naman work from home siya. Nagsisimula ang oras ng trabaho niya pag uwi niya lamang din, kaya naman talagang wala siyang pahinga. Kinakailangan niya talagang kumayod at magtrabaho dahil siya na lang din ang inaasahan ng kanyang kapatid. Hindi rin gusto ni Thea na pagtrabahuhin pa ang kapatid dahil nais niyang pagtuunan na lamang nito ng pansin ang pag-aaral. Ah, ang laki-laki ng sinasahod ko, pero sa dami ng bayarin at gastusin, hindi ko na alam kung ilang trabaho pa ang kailangan kong pasukin. Pagkausap niya pa rin sa kanyang mga magulang. Napabuntong hininga ang dalaga at kinuha na lamang ang laptop niya, saka nagsimula na sa isa niya pang trabaho. Nagtitinda siya ng mga sabon, damit, at kung ano-ano pang mga gamit online. Malaki ang kinikita niya rito, kaya naman, kahit mawala na siyang pahinga, pinagpapatuloy niya pa rin ito. Wala siyang ibang gusto, kundi ang makatapos ng pag-aaral ang kanyang kapatid. 5 oras lamang ang laging tulog niya. Pagising, kaagad siyang naghahanda ng almusal at para na rin makaalis na at makapasok ng trabaho. Dahil tanghali pa naman ang klase ng kanyang kapatid, hinahayaan lamang din niya itong matulog. Oh, mabuti naman at dumating ka na. Pupunta raw ngayong araw dito si Sir sa opisina. Pagpapaalam kay Thea ng katrabaho niyang si Rika nang makarating na siya sa kanilang opisina. Hingal naman siyang sumagot dito. Tinakbo ko na nga paket dito eh. Napakahaba ng pila sa elevator. Halos madapa na ako sa hagdan. Sagot niya sa kaibigan. Nako, ganyan palagi kapag darating dito sa opisina natin si Sir. Kailangan maayos lahat. I-check niya yan. Dapat din malinis ang buong opisina dahil medyo maselan yung girlfriend niya. Dapat din, makikita niya nakafocus ka talaga sa trabaho. Dahil kung hindi, naku! Baka magulat ka dahil tanggal ka na pala. Pagkukwento ni Rika, kaya naman kumunot ang noon niya. Tanggal agad? Mas mabuti pa talaga yung daddy na lang ni Sir nandito sa opisina. E napakabait nun. Kabaliktaran pala siya ng daddy niya. Napapailing naman na napatawa si Rika.
Hindi sa ganun, Thea. Eh, yung girlfriend ni Sarah nagdidesisyon sa bagay na yan. Ewan ko rin dun si girlfriend niya. Kung umas na rito sa kumpanya, akala mo naman sa kanya. Alam mo bang ayaw niyang nag-iikot si Sir dito sa atin? Imbis na si Sir siya ang nag-iikot dahil ayaw niyang may tumitingin sa nobyo niya. Dagdag pa ni Rica kaya napairap na siya. Kaya naman pala iilan pa lang ang nakakakita kay Sir dito dahil grabe kong itago niya. Naiiling niyang sagot kaya tumango-tango si Rica. Oo, at ang chismis nga, naghahanap daw sila na magiging surrogate mother para sa magiging anak nila. Ang laki ng perang ino-offer. Nabasa lang naman ng ibang katrabaho natin sa dyaryo. Sandali, alam ko nandito lang yung dyaryo na yun eh. Nagsimula si Rica na hanapin ang dyaryo na sinasabi nito. Ngunit umiling lamang siya. Wala naman siyang interes sa balitang yun. Hindi niya nga alam kung para saan yun. Kung kaya't, inumpisahan na lamang niya ang kanyang trabaho. At napalingon lang muli kay Rica, nang abutan nga siya nito ng isang dyaryo. Basahin mo mabuti yan. Baka yan ang magpapabago sa buhay mo. Ani Rica kay Thea, nakunot ang noo habang nakatitig sa dyaryo. Kinuha yun ang dalaga sa kaibigan at unti-unting binuksan. Nabasa niya nga ron ang tungkol sa paghahanap ng magkasintahan na magiging surrogate mother para sa kanilang magiging anak. At hindi lamang yun. Umabot ng 5 milyon ang magiging bayad sa surrogate mother. At lahat ng kailangan nito, libre na rin. 5 milyon? Seryoso ba to, Rica? 5 milyon para sa isang surrogate mother? Hindi makapaniwala niyang tanong sa kaibigan na sunod-sunod na naging pagtango sa kanya. Oo naman, Thea. Seryoso ang balitang yan. Para maging surrogate mother ka, pwede ka naman mag-volunteer na lang. Libre lang lahat ng kailangan mo. Magiging alaga ka pa dahil pinagbubuntis mo lang ang magiging tagapagmana ng kumpanyang ito. Pero may mga requirements lang dyan. Kailangan healthy ka, wala kang kahit anong sakit. Paliwanag sa kanya ni Rica kaya naman napalunok siya. May parte sa kanya na nagsasabing kunin na niya ang oportunidad na yon. Ngunit may nagsasabi rin sa kanya na wag na at magtrabaho na lang. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na ang pagiging surrogate mother at ang 5 milyon na ino-offer na magkasintahan ng siyang babago hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang kapatid. Sagot din nila dyan yung pagiging healthy mo, yung pagkain mo, magiging check-up mo, para masiguro na wala kang kahit anong sakit at para healthy ka. At para busog ka lagi. Lahat ng kailangan mo sa pagbubuntis, sila nang bahala. At isa pa, doon ka rin titira sa mansyon nila. Kahit anong hilingin, gustuhin mo, ibibigay nila para sa'yo, kaya wala ka nang dapat isipin pa. Dagdag pa ni Rica, kaya napatingin siya dito. Hindi madali ang pagiging surrogate mother, kaya hindi rin kita kukumbisihin pang subukan yan. Nasa iyo ang desisyon sa bagay na yan kung gusto mo, Thea. Bilyonaryo ang magkasintahan na yon. Kaya talaga magbabago rin ang buhay mo. Pero kung sa tingin mo naman hindi mo kaya, mas mabuting wag mo na lang. Hindi na natapos pa ni Rica ang sasabihin ito na magsalita siya agad. Hindi, susubukan ko kung matatanggap ako. Baka ito na rin yung paraan para magbago ang buhay namin ng kapatid ko eh. Puro sigido niyang sagot sa kaibigan kaya naman napabuntong hininga ito. Ikaw ang bahala, Thea. Kailangan mo lang pumasa sa magiging check-up at isasagawa na ang proseso para ipagbuntis mo ang magiging anak nila, sir. Sagot ni Rica kaya naman tumango siya. Sinabi niya ang kanyang naisip na plano sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit katulad lamang din ang inaasahan, hindi ito pumayag sa desisyon niya. Ano ka ba naman, ate? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Kaya ko naman mag-part-time job para matulungan ka, kaya wag mo nang gawin yan. Paano kung di mo kayanin ang panganganak, di ba? Paano kung mahirapan ka? Nangangambang saad ng kanyang kapatid, ngunit umiling siya dito. Sinabi ko sa iyo noon na pag-aaral mo lang ang kailangan mong isipin. At isa pa, malaking pera din to ah. Kapag nakuha natin yung pera, pagkatapos ko manganak, hindi na natin kailangan mong problema sa pera. Sa isang magandang universidad ka din, makakapag-aral. Kalmadong ipinaliwanag niya sa kapatid, ngunit umiling pa rin ito. Kaya napabuntong hininga siya. Magkakaroon naman muna ng check-up eh, bago ko ipagbuntis yung bata. At isa pa, aalagaan din naman nila ako. Siguradong magagaling na doktor ang kukunin nila para sa akin. Kaya naman wala kang dapat ipag-alala.
magtiwala ka lang sa akin. Para din naman sa ating dalawa to eh. Dagdag niya pa. Kaya wala nang nagawa ang kanyang kapatid kundi tumango at sumang-ayon sa kanya. Katulad ng kanya naging plano, talagang ang naging surrogate mother ang dalaga. Pumasa siya sa sinagawang check-up at ngayon gagawin na ang proseso para ipagbuntis niya ang magiging anak ng magkasintahan. Feel free to tell us all your needs and wants. Anang binata sa kanya na boss niya rin kaya tumango siya dito. Sundin mo rin ang mga payo at paalala sa inyo ng doktor. Okay? Always drink your vitamins and eat healthy food. Paalala naman sa kanya ng nobya ng binata kaya napangiti siyang tumango dito. Buong akala niya masungit ito dahil yun ang usap-usapan sa kanilang opisina. Ngunit mukha naman ito mabait. Kaya naman kahit tila pa, minararamdaman siyang kaba at pangamba, pinilit niyang pakalmahin na lamang ang sarili para na rin wala maging problema sa kanyang pagbubuntis. Naging successful at maayos ang proseso. Lumipas ang 2 buwan at naging kapansin-pansin ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Alagang-alaga rin siya sa mansyon ng binata. Lahat ng gusto at hilingin niya, ibinibigay nito sa kanya. Ang kasintahan naman nito ay tila ba walang pakialam na siyang ipinagtaka niya. Bakit kaya ganun ang mommy mo, baby? Parang hindi ka man lang niya kinakamusta. Pagkausap niya sa sanggol at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Napansin niya kasi na si Kelvin, ang kanyang boss at ang ama ng kanyang dinadala, ang madalas na pumunta sa kanya at kinakausap ang anak nito na nasa sinapupunan niya. Ang nobya nito ay tila ba walang pakialam sa batang dinadala niya. Nakikita lamang sila ng dalaga kapag sinasamahan siya nito sa kanyang check-ups. Oh, mukhang nandiyan na ang mommy at daddy mo. Nakangiti niyang saad at lumabas ng kwarto. Dinig na dinig niya mula pa lamang sa hagdan ng mansyon ang boses ng magkasintahan. Kung noon, tawa na nang naririnig niya, ngayon naman ay mga galit na sigawan. What did you say, Lauret? You sabotaged the whole process? Then whose child is that? Kaninong anak ang dinadala ni Thea? Pagalit na tanong ni Kelvin sa kasintahan nito, nakaagad niyang pinagtaka dahil nadamay rin ang pangalan niya. It's your child, Kelvin, but it's not mine. Anak mo ang batang nasa sinapupunan ni Thea pero hindi ko yun anak. Sagot ng kasintahan ng binata na parabang wala lang yun sa kanya. Napatingin naman si Thea sa maliit na umbok sa kanyang tiyan at maingat na hinaplos yun. Huwag ka mag-alala. Misunderstanding lang pinagtatalunan ng mommy at daddy mo. Pagkausap niya sa bata sa kanyang tiyan. Ang nasa sinapupunan ni Thea ay anak mo. Pero hindi yun sa akin. Hindi ako ang ina ng batang yun. Oo, tama ka. Sinabotahe ko ang proseso ng pagiging surrogate niya. Ang batang nasa sinapupunan ni Thea ay anak niyong dalawa. Si Thea mismo ang ina ng batang dinadala niya at ikaw rin ang ama nun. Dagdag pa ni Lauren na nagpagulat sa lalaki. What? Paano mo nagawa yun, Lauren? Pagalit na tanong ng binata sa kasintahan nito. Hindi ko gusto magkaroon ng anak sa iyo, Kelvin. Alam mo, sa umpisa pa lang, wala akong nararamdaman para sa iyo. Dahil ang relasyon nating to, ginusto ng mga magulang mo at magulang ko. Hindi ko to gusto. Iba ang gusto at mahal ko, hindi ikaw. Kaya hindi ko rin gustong magkaanak sa'yo. At yun ang dahilan kung bakit ko sinabotahe lahat. Paliwanag ng nobya ng binata na nagpagulat sa kanya. Pwede mong sabihin sa akin, Lauren. Hindi mo kailangan gawin to. Sagot ng binata, kaya doon naman tuluyang napaupo si Thea at bumagsak ang cellphone hawak niya. At nagdulot yun ang ingay kaya napatingin sa kanyang dalawa. I am pregnant, Kelvin, at hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Naghahanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa'yo ito. And I think this is the right time. I am breaking up with you, Kelvin, and I'm sorry for what I have done. At doon, tuluyang umalis si Lauren. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha ng dalaga at kaagad siyang dinaluhan ng binata. Shh! Calm down. It's fine. We'll talk later, okay? Calm down first. Hindi maganda para kay baby kung masistress ka. Anang lalaki sa kanya kaya naman tumangu-tangu siya. Kahit paramdam niya ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Paano si baby, sir? Naluluhang tanong niya sa binata. We're going to keep him or her. Hindi natin alam ang gender pa. And since you're the baby's mother,
we're going to raise it together. Pinunasan ng binata ang kanyang mga luha sa pisngi. Nagugutom na ako, sir. Aniya rito, kaya naman tumawa ito. Ba't ka tumatawa? Nakakatawa ba nagugutom ako? Tanong niya. At nagsimula na namang umiyak. No, it's not like that. Natutuwa lang ako sa itsura mo. Pulang-pula ang pisngi at ilong mo. Tumahan ka na. Halika na, kakain na tayo. Ano bang gusto mo para maipagluto kita? Anang lalaki. Saka siya nito inalalayan na tumayo. Minudo sana, sir. Cravings ko kasi talaga yun eh. Gusto ko ng minudo. Sagot niya, kaya tumango ito. Walang nagbago sa pakikitungo sa kanya ng lalaki. Mas naging alaga at maingat ito sa kanya. Ito na rin ang sumasama sa mga check-ups niya. Ang kapatid niya naman ay sa mansyon na rin ito tumira. Dahil hindi nito gusto na madalas siyang umaalis para bisitahin ito sa kanilang tinitirhan. Ang sarap din pala tumira sa gantong bahay, ate, no? Malaki, hindi mainit dahil may aircon sa kwarto. Pagkatapos ang sarap-sarap din ng pagkain. Sigurado akong sobrang swerte ng anak niyang si Kuya Kelvin. Kapag pinanganak mo yan, dahil ang ganda na magiging buhay niya. Anang kanyang kapatid, kaya naman napangiti siya. Oo, ang swerte na magiging pamangkin mo. Sagot niya, kaya kumunot ang noon ng kapatid niya. Ha? Pamangkin ko? E paano kung magiging pamangkin ang anak ni Kuya Kelvin? Hindi naman ikaw ang nanay niyan. Nakalimutan mo na ba, ate? Surrogate mother ka niyan, hindi ikaw ang nanay. Wika ng kanyang kapatid, ngunit umiling siya rito. Napabuntong hininga siya, saka sinimulang ipaliwanag sa kapatid ang lahat. Kaya nagulat ito. Hindi mawari ni Thea kung anong reaksyon ng kanyang kapatid. Dahil natulala ito nang marinig ang paliwanag niya sa lahat ng nangyari. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, ate? O baka naman dahil lang sa pagbubuntis mo kaya ini-imagine mo yung mga ganyang bagay at kung ano-ano kinakwento mo sa akin? Sagot ng kanyang kapatid. Hindi ko imagination lang ang sinabi ko sa yung bata ka. Seryoso ako, no? Ang batang ito, anak ko. Sinabotahin ni Ma'am Lauren yung lahat. Kaya naging ganito ang sitwasyon. At gusto ni Sir Kelvin na magkasama namin palakihin na talagaan ng bata dahil ako raw ang ina nito. Siyempre hindi ko siya tatanggihan dahil anak ko itong dinadala ko, no? Paliwanag niya sa kapatid kaya napalunok ito. Ito na nga bang sinasabi ko, ate? Sinabi ko na sa'yo, no, na hindi magandang ideya na maging surrogate mother ka. Tiga mo nangyari ngayon. Naiiling na anang kanyang kapatid kaya napabuntong hininga na lamang siya. Muli niyang ipinaliwanag sa kanyang kapatid ang lahat. Kaya naman, naiintindihan na rin ito ang sitwasyon. Kahit siya kasi, hindi niya rin alam kung anong dapat gawin. Basta ang nasa isip niya, dapat niyang mas alagaan at mas ingatan pa ang kanyang sarili. Dahil ang batang nasa kanyang sinapupunan ay anak niya rin mismo. Kumain ka na ba? I'm sorry I went home late. Marami lang akong tinapos sa trabaho. Tinapos ko nang gawin lahat para masamahan kita bukas sa check-up mo. Ani Kelvin, nang makauwi na ito at dumiretso sa kwarto niya. Tumango naman siya rito. Ayos lang, sir. Di naman boring dito kasi nandito na yung kapatid ko. Kumain na rin po pala kayo. Nagluto ako kanina. You cooked? Ang sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang, diba? Hindi ka dapat masyadong nagpapagod. Ani to sa kanya, ngunit umiling naman siya. Hindi naman nakakapagod magluto, sir. Paborito ko rin yung gawin. At saka, nandiyan din naman po yung kapatid ko kaya may tumutulong din naman po sa akin para hindi ako napapagod. Naglakad ito palapit at naupo sa gilid ng kanyang kama. Marahan itong hinaplos ang kanyang tiyan, saka nagsalita. How's my baby, hmm? Don't give your mom too much hard time giving birth to you, okay? Pagkausap nito sa kanilang anak, kaya naman napangiti siya. Sir, pwede po ba mag-request? Para po sana bukas bago tayo pumunta sa doktor. May group project kasi yung kapatid ko, kaya hindi niya ako masasamahan dahil maaga raw siya aalis bukas eh. Wika niya, kaya napatingin sa kanya ang lalaki at tumango. Yes, what is it? Pwede niyo po ba akong samahan bukas ng umaga na maglakad-lakad? Alam ko po kasi na maganda rin sa buntis na maglakad-lakad. Ganun po kasi yung ginagawa ni mama nung buntis siya sa kapatid ko eh.
Aniya, kaya naman, mabilis itong tumango. Okay, I'll wake up early. My mother also told me that it is good for pregnant women to go for some walks. Gawin natin yung tuwing umaga. Sagot sa kanya ng lalaki, kaya naman tuwang-tuwa siyang napatango. Nang sumapit ang kinabukasan, maaga silang naghanda para sa kanilang paglalakad-lakad. Sa subdivision lamang din sila, kung saan naroon ang mansyon ng binata. May tubig ka na bang dala, sir? May bimpo ka na ba dyan? Tanong niya sa lalaki na tumango naman sa kanya. Hindi pa masakit ang init ng araw na tumatama sa kanilang balat. Dahil alas 6 pa lang naman ng umaga. May ilan ding mga taga-subdivision ang tumatakbo para mag-jogging. May ilan ding mga bagong panganak na naglalakad-lakad at nagpapaaraw kaya naman napatingin si Thea sa kanyang tiyan. 4 na buwan na ito. Medyo may kalakihan na ang umbok, ngunit hindi pa naman yun ganun kalaki talaga. Kaya naman, hindi siya gaanong nahihirapan na maglakad. Ganun pa man, palagi pa rin nakaalalay sa kanyang likuran at tabi ang binata, na para bang isang hakbang niya lang ay maaari siyang madapa. What do you want for breakfast? I'll message Ate Ella to cook breakfast. Ani Kelvin, kaya naman napalingon si Thea dito. Gusto ko sana ng pancake, sir, at saka gatas. Sagot niya, kaya naman tumango ito at kinuha ang cellphone at nag-type doon. Matapos yun, sa kanya na muli ang atensyon nito. Anong ipapangalan natin sa baby paglabas niya, sir? 2 pangalan na ang isipin natin para ready ka agad tayo kung babae man siya o lalaki. Saad niya, dahilan para mapatingin sa kanya ang binata. Hinawakan ito ang bewang niya at inalalayan siya sa paglalakad. If it's a boy, maybe Keith Timothy. But if it's a girl, maybe Talia Cassandra. Her Cassandra would start with K. So, it's next to my name. Para parehong sunod sa mga letter ng pangalan natin, di ba? K, T. Kelvin, Thea. Sagot ng binata kaya napatango siya. Magaling ka pala sa mga pangalan, sir. Swerte naman ni Baby paglabas niya. Si Mama ang may gusto na dapat daw isunod sa pangalan nating 2 magiging pangalan ni Baby paglabas. Nagmamadali na nga siyang umuwi ng Pilipinas . Dahil gusto niya ang paglabas ni Baby. Nandito daw siya. After her business trip, she'll be back here. She wants to meet you. Huh? Bakit? Bakit gusto niya ako makita? At saka, sa tingin niyo po ba matatanggap niya rin ako kung sakali mo magkita kaming 2? I mean, hindi ako mayaman. Niwala nga ako sa level ni Ma'am Loren. Kaya tingin niyo po ba matatanggap ako ng mami niyo na ako ang magiging ina ng apo niya? Unang apo pa talaga. Napakunot naman ang noo ni Kelvin. Why wouldn't she accept you? Nung malaman niya ang ginawa ni Loren, nagalit siya. But she forgave her. And when she found out that you're pregnant with her grandchild, hindi niya nainisip pa kung ano pa man ang katayuan o estado mo sa buhay. What matters to her is that you're carrying her first grandchild. At tinatanggap ka niya dahil doon. As a part of us. Paliwanag ng binata sa kanya kaya napatango siya. My mother, she also came from a poor family. Minsan din siya nagtrabaho bilang isang kasambahay. At ang pinakasalan niya rin noon ang boss niya. And do you know who's her boss? It's my father. People used to hate her, even my family's father, because hindi siya mayaman. Akala nila pera lang habol niya kay daddy, but no. Pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na mahal niya si daddy at hindi lang dahil sa pera. Pagkukwento bigla ng lalaki sa kanya, kaya hindi na muna siya nagsalita. My mother understands our situation. Hindi kanya hinuhusgahan. Dahil lang sa kusino ka, tanggap ka niya bilang parte ng pamilya. She even volunteered to take care of you. Kapag balik niya pagkatapos ng kanyang business trip, nagalit mga siya sa akin o sabihin ko medyo busy ako sa trabaho. Kaya kapatid mo muna nag-aalaga sa'yo habang wala ako. Marahang napatawa ang lalaki kaya napangiti na lang din siya. Napakarami niyang sinabi nun. Ang sabi niya dapat daw nasa tabi mo ako sa lahat ng oras. Dahil obligasyon kong alagaan ka.
at ang nasa sinapupunan mo, which is completely right. Ang sabi ko naman, hindi ko kayang gawin talaga yun dahil busy ako sa trabaho, kaya mas nagalit siya. Ang sabi niya, pwede ko naman daw muna iwan sa kapatid ko ang kumpanya at alagaan ka daw muna. Masyadong concerned at nag-aalala sa'yo si mama at sa baby na nasa sinapupunan mo. Kaya, tuwing may free time siya, sunod-sunod ang tawag niya sa akin kapag nasa opisina ako at tanong ng tanong kung ano raw ang gusto mong pagkain, kung ano paborito mong kulay, dahil bibilhan ka daw niya ng dress para hindi ka daw mahirapan kapag malaki ng tiyan mo. Gumaan ang loob ni Thea sa mga narinig. Hindi niya akalain na magagawa siyang tanggapin ang ina nito kahit pa pakiramdam niya, napakalayo niya sa mga ito. Ang pagkakaalam ko ngayong araw nasa Pilipinas na siya. Sigurado akong sa bahay didiretso yun para makita ka. But I told her that today is our check-up. Pero ang sabi niya maghihintay na lang daw siya sa mansyon. Gusto rin daw niya makita ang kapatid mo. Dahil marami din daw siyang biniling regalo at pasalubong para dito. Walang ibang maramdaman si Thea kundi saya at kagaanan ng loob dahil sa kanyang narinig. Tila lahat ng stress at iniisip niya ay nawala dahil kahit pa hindi niya pa nakikita ang ama at ina ng binata, ay alam niyang magiging malapit siya kaagad dito. Nawala lahat ng pangamba at kabang iniisip niya mula pa noong nakaraang araw. And you don't have to call me sir anymore, just call me by my name. Pagpapaalala ni Kelvin dito kaya napatango-tango siya. Nang matapos ang paglalakad nilang yun, naghanda na sila para sa pagkain ng almusal at pagpunta sa doktor para sa check-up. Walang ibang maramdaman si Thea kundi kaba. Dahil alam niyang pag-uwi na pag-uwi pa lang nila, makikita at mahikilala na niya ang ina ng lalaki. Nakilala at nakita na niya ang ama nito. At wala siyang ibang masabi kundi napakabuti nitong tao. Ngunit ito ang unang beses na makikita sila ng ina ni Kelvin. Ayos naman si baby. Wala rin ako nakikita ibang problema sa pagbubuntis mo, Thea. Just keep on drinking your vitamins and make sure you eat healthy food. Maganda rin yung paglalakad nyo tuwing umaga katulad ng sinabi mo. And I think you can handle a normal delivery. Wika ng doktor kaya nagkatinginan silang dalawa. Doc, I thought there are two heartbeats. Does it mean that we're having twins? Tanong ni Kelvin sa doktor kaya naman gumiti at tumango ito. Yes, kambal ang anak niyo ni Thea, so you have to be extra careful. Kung sa tingin mo naman, hindi mo kakayanin ang normal delivery, we can go through cesarean. Dahil dalawang nasa sinapupunan mo, maaari ka ring mahirapan. Paliwanag ng doktor kaya naman napalunok ang dalaga. Maisip pa lang niya na dalawang bata ang ipapanganak at ilalabas niya, hindi niya maiwasang kabahan. Alam niya kung paano nahirapan noon ang kanyang ina na ipinanganak ang bunso niyang kapatid. Kung kaya't ganun na lamang ang takot niya, baka hindi niya ito kayanin. Alam niya kung gaano kahirap at kasakit ang panganganak kaya natatakot siya. Nang matapos ang check-up na yun, nagtungo muna sila sa isang restaurant upang kumain ng tanghalian. Kinakabahan pa rin si Thea kahit pa matagal pa naman bago ang panganganak niya. Nais niya ng normal delivery na ipanganak ang kambal, ngunit hindi naman nawawala ang takot at pangamba niya. What's wrong? What's bothering you? Mind telling me? Ani Kelvin, kaya naman napalingon siya dito. Dalawang upuan ang meron sa table nila. Ngunit imbis na umupo si Kelvin sa upuan nakaharap sa kanya, lumipat ito sa kanyang tabi. Inaasikaso rin siya nito. Kulang na lang, subuan na rin siya nito ng pagkain. Natatakot na ako sa posibilidad na baka hindi ko kayanin yung panganganak sa kambal. Si mama kasi hindi niya dati kinaya yung panganganak sa bunso na kapatid ko. Kaya napalunok siya at napahagat sa labi. Hinawakan naman ng lalaki ang kanyang kamay. If you really think you can't give birth through normal delivery, edi magsisaryan tayo. Hindi natin ipipilit kung di mo kaya. I don't want to put my baby's mother's life at risk. At nangangako rin akong kasama mo ako sa oras na yon. Kapag isinisilang mo na mga anak natin. Wika sa kanya ng lalaki kaya naman gumaan kahit papano ang kanyang pakiramdam. Tinanong ko rin kasi yung kaibigan ko tungkol sa cesarean at normal delivery.
Mas matagal yung recovery ng cesarean. Kaya naisip kong normal delivery na lang. Dalang akala ko isa lang ang anak natin. Eh, hindi ko naman alam na kambal. Marahan itong inipit ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likuran ng kanyang tenga. I also didn't know, Thea. Maybe because it's in our family. Sagot ng lalaki na ipinagtaka naman niya. Ha? Huh? Nasa pamilya na? Ang ibig mo sabihin, maraming kambal sa pamilya niyo? I don't actually know. But my father told me that we have kind of lots of relatives who had twins or even triplet babies. May kapatid din akong kambal at hindi ko rin naman akalain na magiging kambal din yung anak natin. I actually thought we're only going to have one. Paliwanag dito, kaya naman napabuntong hininga siya. Ewan ko, hayaan na natin. Tingin ko naman kakayanin ko ang normal. Siguro, mas magandang ituloy na lang natin yung paglalakad-lakad natin tuwing umaga. Mag-research din tayo ng pwedeng makatulong para hindi ako mahirapan manganak. At saka mag-isip pa tayo ulit ng dalawa pang pangalan. Kasi hindi natin sigurado kung parehong babae ba o parehong lalaki yung maging kambal natin. Pwede rin lalaki at babae. Saad naman ni Thea. Tumango naman si Kelvin. Oh yes, we'll do that. But before anything else, you should eat first. Pumunta na rin tayo sa mall, sandali. Mamili tayo ng mga damit para kina baby. Let's buy both for girls and boys. Then, bili na rin tayo ng damit mo. Sabi ng binata kaya kaagad siyang nakaramdam ng excitement. Nang matapos kumain, sinunod nila ang kanilang plano na magtungo sa mall. Una nilang pinuntahan na yung baby section sa mall at namili ng mga damit. Alam ni Thea na masyado pang maaga para mamili ng mga ito. Ngunit dahil na rin sa pangungumbinsi ni Kelvin, pumayag na rin naman siya. Let's go buy dresses. Pink and mint green would fit you. Bagay rin sa iyo ang kulay sky blue at kulay puting dress na may maliliit na bulaklak. Anang lalaki kay Thea nang namimili na sila ng damit niya. Mas excited pa ata ito sa kanya. Napuno ng saya ang araw na yon. Hapon na rin sila nakauwi. At pagbaba na pagbaba pa lamang nila sa sasakyan, ay dalawang hindi pamilyar na sasakyan ang bumungad sa kanila. May mga guards din sa paligid. May mga boses na nagmumula sa loob ng mansyon. At alam na kaagad ng lalaki na yun ang kanyang ina na sa wakas ay dumating na. Papasok pa lamang sila sa mansyon. Nang bumungad sa kanila ang napakaraming mga paper bags, magkausap ang bunsong kapatid ni Thea at ang ina ni Kelvin sa sala. Kumag-usap ang mga ito para bang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Napalingon ang mga ito sa kanila at ganoon na lamang ang gulat ni Thea nang lumapit sa kanya ang ina ni Kelvin at agad siyang niyakap. Pasensya ka na, Iha. Pasensya ka na kung ngayon lang ako. Napakurap-kurap si Thea dahil doon. Ano bang ibig nitong sabihin? Tanong niya sa kanyang isipan. Ayos lang po, ma'am. Naintindihan ko naman po na busy kayo. Wala naman pong problema sa akin yun. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya at gano'n na lamang ang pagtataka ng tumindig ang kanyang balahibo at tila ba kilala niya ang haplos na yon. Ako ang tita Katrina mo, Thea. Ako ang kaibigan noon ng mama mo, hindi mo na ba ako naaalala? Ang huling pagkikita natin nung buntis pa ang mama mo kay Theo, ang bunso mong kapatid. Wika nito, kaya napaawang ang labi niya at hindi na nakapagsalita pa. Ngayon ay tuluyan niyang naalala ang lahat. Ang ina ni Kelvin ay kaibigan noon ng mama niya. Hinding-hindi niya makakalimutan na ito ang taong tumulong sa kanila kaya nakapagtapos siya ng elementarya. Ito rin ang nagpaaral sa kanya noon. Ito rin ang minsang sumagot sa hospital bills na nakababata niyang kapatid nang magkasakit ito noon. Tumulong din ito sa pagpapagamot sa kanyang ama. Nung malaman kong wala na ang papa mo, binalikan ko kayo noon ni Theo sa bahay na tinitirahan nyo. Pero ang sabi sa akin ng kapitbahay nyo, wala na raw kayo roon. I'm so sorry, Iha. Dagdag pa nito, ngunit umiling naman siya at ngumiti. Ayos lang po. Napakarami nyo naging tulong sa pamilya namin noon. Hindi nyo na po kailangan pa humingi ng tawad. Sagot niya, kaya napangiti ang ina ni Kelvin. Naiwan silang dalawa sa sala dahil na rin sa kagustuhan ng ina ni Kelvin na makapag-usap muna sila nang sila lang. Hindi akalain ni Thea
na ang taong tumulong sa kanilang pamilya noon ay makikita niya muli ngayon matapos ng ilang taon. Napakabuti ng mama mo. Iniisip ko noon kung bakit siya kailangan kunin ng maaga sa inyo ng kapatid mo. Wala akong naalala na may nakaaway ang mama mo o may nasaktan siyang iba. Nung mawala siya, parang nawala na rin ang kumukumpleto sa buhay ko. Pagkukwento ng ina ni Kelvin na si Katrina. Kaya naman hindi niya maiwasan na mapaluha dahil doon. Ang mama mo, kahit pahirap na hirap din siya at walang wala, pinipili pa rin niyang magbigay at tumulong sa iba. Kung minsan nga noon, pinapagalitan ko na rin siya dahil palagi niyang pinipili na unahin na ibang tao kesa sa sarili niyang kapakanan. Noong ikinasal ako, ang mama mo ang pinili kong mag-ayos ng buhok ko dahil magaling siya doon. Ang sabi niya pa sa akin, gusto niya raw akong magpangalan sa'yo. She was pregnant with you when I got married. And I was also pregnant with Kelvin that time. At alam mo ba, ang pangako namin sa isa't isa noon, kung babae at lalaki magiging anak namin dalawa, ipapakasal namin sa isa't isa. Pagpapatuloy pa nito, kaya pareho silang tumawa. Hinanap kita nung mawala ang Papa mo, Thea. Hinanap ko kayo ni Teo. Halos ikutin ko na ang buong Pilipinas para lang makita kayong dalawa pero nabigo ako. Pakiramdam ko noon napakalaki ng kasalanan ko sa mama mo. Dahil hindi ko kayo naalagaan ni Teo. Halos araw-araw akong umiyak dahil iniisip ko ang kalagayan niyo ng kapatid mo. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ng ina ni Kelvin. Nung malaman kong may isang dalaga na Thea ang nag-apply sa kumpanya, mabilis kong inalam ko ikaw ba yon. At sobrang saya ko nung nalaman ko ikaw nga. Dahil nalaman ko nagawa mo makatapos ng pag-aaral sa kuleyo, it must have been very hard work for you and to your studies, lalong-lalo na inaalagaan mo ang kapatid mo at pinapaaral. Hindi niya maitatangging naging mahirap nga ang lahat sa kanya. Malaki nga ang sinasahod niya sa kanyang naging trabaho noon, ngunit nawala naman siya ng pahinga at umabot pa sa punto na kinailangan niya ma-confine sa ospital dahil nagkasakit na siya. Ngayong nandito ka na at ang kapatid mo sa mansyon at parte na ng pamilya namin, pinapangako ko sa inyong babawi ako, Iha. Babawi ako sa mga panahong hindi ko kayo natulungan ng kapatid mo. Sa mga panahong naghihirap ka magtrabaho mag-isa para lang mabuhay mo ang sarili mo at si Teo. Mabilis naman siyang umiling-iling sa ina ng lalaki. Hindi niya naman po kailangan bumawi sa amin, ma'am. Nung tinulungan niyo kami na ma-confine ang kapatid ko sa ospital, nung tinulungan niyo ako makapag-aral at makapagtapos ng elementary, at nung tinulungan niyo po kami ipagamot si Papa, higit pa po sa sapat yung naitulong niyo sa amin. Kaya hindi niyo po kailangan bumawi. Umiling naman ito. Kulang pa ang mga yun sa mga naging tulong sa akin ng mama mo noong nabubuhay pa siya. Kundi dahil sa kanya, baka wala akong trabaho noon. Baka hindi ko nagawang tumulong sa mga magulang at pamilya ko. Siya rin ang naging daan kaya nakilala ko ang asawa ko ngayon. Napakarami pang naging tulong sa akin ng mama mo. Kaya gusto kong bumawi sa inyo ng kapatid mo. Si mama, sigurado po ako masaya na siya. At nagpapasalamat na rin yun sa mga naging tulong nyo sa amin noon. At hindi na rin yun papayag na bumawi kayo dahil napakarami nyo na pong ginawa para sa amin, sa pamilya namin. At si Kelvin po, napakarami nyo na rin tulong sa amin ng kapatid ko kaya sa tingin ko po sapat na yun. At nagpapasalamat din po kami sa lahat-lahat. Lumipas ang ilang buwan at napagdesisyonan ni na Kelvin at Thea na hindi mo na alamin ang gender ng kanilang kambal. Nais nilang malaman yun sa oras na ipanganak na ang dalawa. At ang araw ng kapanganakan ng kambal ay araw na ngayon din. Nagle-labor na si Thea, kung kaya't hindi na rin mapakali si Kelvin. Ako ang mga nganak, Kelvin. Ba't ikaw ang palakad-lakad dyan? Inis na tanong ni Thea sa lalaki na hindi yata natigil sa paglalakad. Nakaupo siya sa hospital bed at si Kelvin naman ay palakad-lakad sa kanyang harapan na para bang mas kinakabahan pa ito kaysa sa kanya na siya mismong manganganak. Help me stand up. Ako dapat ang naglalakad ngayon dahil ako ay nagle-labor. Napagdesisyonan niyang normal delivery na lang ipanganak ang kambal. Nangako din naman ito na sasamahan siya nito sa loob. Oras na manganak siya.
Ang ina nito at ang kanyang kapatid ay abala ngayon sa mansyon upang linisin ang magiging kwarto ng kambal. Nang maramdaman ng babae na manganak na siya, agad siyang isinugod sa delivery room. At hanggang doon talaga sinamahan siya ng lalaki. Hawak lamang nito ang kanyang kamay. Ramdam na ramdam niya ang sobrang sakit habang inilalabas ang unang sanggol. Para sa kanya ito ng pinakamasakit na bagay na kanyang naranasan sa buong buhay niya. Keep pushing, Thea. You can do this. Saad naman ang doktor. Pabulong-bulong naman si Kelvin at pinapalakas ang kanyang loob. Ang unang lumabas ay ang lalaki. Nang marinig ni Thea ang iyak nito, ay napangiti siya. Kahit papaano, tila nabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nang maramdaman niyang lalabas na muli ang susunod, bigla na lamang napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Kelvin. Nang tuluyan itong mailabas at narinig niya ang iyak, tila naglaho lahat ng sakit na kanyang iniinda. Ibinigay sa kanila ang kambal. Nang tuluyan niyang mahawakan ng mga ito, gumaan na rin ang loob niya. Tila ba nahanap niya ang kung anumang kakulangan noon sa buhay niya? Puno ng saya ang kanyang puso habang hawak ang kambal. Dahil na rin sa pagod, unti-unti rin siyang nakatulog at nagising sa kanyang hospital room. Naabutan niya ang lalaki na buhat-buhat ang babae nilang anak at hinihele ito. Napangiti siya at napalingon sa kanyang tabi nang maramdaman niyang may gumalaw doon. Nakayuko sa kanyang kama ang kanyang nakababatang kapatid at nang itaas niya ang kanyang kamay, bigla na lang itong nagising. O ate, mabuti naman at nagising ka na sobra ako, nag-alala sa'yo. Naramdaman niya ang pag-iyak nito kaya sinuklian niya ito ng isang yakap. Shhh! Tumahan ka na. Gising na ako o maayos na ako. Teo, wala ka nang dapat maipag-alala. Sabi ko naman sa'yo eh, kaya ko, diba? Tumahan ka na. Natakot ako nung nasa delivery room ka eh. Natakot ako na baka mahirapan ka ng sobra at baka hindi mo kayanin. Takot na takot ako ate. Hindi ko kaya na mawala ka rin eh. Ikaw na lang ang meron ako. Saad ni Teo kaya napangiti siya. Marahan niyang tinapik-tapik ang likod nito. Hindi ba kinaya ko naman? Hindi ako mawawala at sa tingin mo iiwan kita? No ka ba naman no? Hindi kita iiwan mag-isa. Hanggang pag-graduate mo at hanggang ikasal ka, nasa tabi mo ako. Hindi ka iiwan ni ate. Nandito ako. Buhay ako. Kaya kumalma ka na dyan. Sagot niya dito. Kaya naman kahit papaano gumaan ang loob ni Teo. Inalalayan siya nitong umupo at lumapit sa kanya si Kelvin dala ang anak nilang babae. Ganun na lamang ang sayang nararamdaman niya nang mas malinaw niyang nasilayan ang itsura nito. Halata kaagad na kamukhang kamukha niya ito. Our baby boy is sleeping. He looks like me but more of you. Saad ni Kelvin kaya naman napatawa siya. Mukhang di ka masaya. Pang-aasar niya rito kaya naman napairap ang lalaki sa kanya. Nung hindi pa kasi siya nanganganak, madalas na sabihin ng lalaki na ito ang magiging kamukha ng kanilang kambal. Dahil ito ang kanyang pinaglilihian. Ito rin ang gusto niyang madalas na makita noong buntis pa lamang siya. Kaya ganun na lamang kataas ang kumpiyansa nito sa sarili na ito ang magiging kamukha ng kanilang kambal. I am happy, Thea. Sagot nito kaya napangiti siya. Baka paglaki nila, ikaw ang maging kamukha. Posible naman yun. Tignan mo naman ngayon, kuhang-kuha nila matangos mong ilong. Pero mukhang yun lang ang nakuha nila sa'yo. The rest mukhang akin na. Pang-aasar niya pang muli dito kaya napailing na lamang si Kelvin. Nagpaalam ang kanyang kapatid na kailangan muna nitong umalis dahil may kailangan nitong tapusin na group project. Ngayong nalalapit na ang graduation nito sa high school, mas lalo itong nagiging abala. Nagre-review din ito para sa college entrance exam. Mama is so happy to see the twins. Pero mas natuwa siya nung makita niya mas kamukha mo sila kaysa sa akin. Ang sabi niya kasi, kaming magkakapatid daw puro kamukha ni Papa. Mabuti naman daw at ngayon ikaw na Mami ang kamukha ng kambal. Dagdag pa nito kaya napangiti siya. Kapapanganak ko pa lang naman sa kanilang dalawa. Baka kapag lumaki na saka magkakaroon ng pagbabago at mas ikaw ang maging kamukha. Naramdaman niya ang pagsiksik ng lalaki sa kanyang leeg at ang pag-iyak nito na siyang ipinagtaka niya. Bakit? May problema ba? Ba't ka naman umiiyak? I'm just happy.
I just can't believe that I'm a father now. I'm so happy. Thank you so much, Thea. Thank you. Salamat din. Ikaw at ang pamilya mo. Napakarami niyong naitulong sa amin ng kapatid ko. Pero ang pinaka-pinasasalamatan ko ay ang pagtanggap niyo sa amin bilang parte ng pamilya mo kahit pa wala sa plano na ako magiging ina ng mga anak mo. Saad niya? At doon humiwalay sa kanya ang lalaki. Do you remember what I told you before? Bago ipanganak tong kambal? About us being parents? Tumango naman siya. Ah, yung gusto mong sabay at magkasama natin silang palakihin? Oo naman, tanda ko pa yun. Bakit? I just realized. Ayaw kung basta lang natin magkasama at sabay na palakihin ng mga bata. Gusto ko magpakasal din tayong dalawa. At magkasamang tumanda. But only if you want. Hindi kita pipilitin na magpakasal sa akin dahil ang sinabi ko. At dahil may anak tayong dalawa. Gusto ko magpakasal tayo dahil habang mas tumatagal na kasama kita, nagugustuhan kita, Thea. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga salitang yun mula sa lalaki. Alam niya sa kanyang sarili na napamahal na rin siya dito sa ilang buwan na magkasama sila habang pinagbubuntis niya ang kanilang kambal. At ngayon, alam niya rin sa sarili niyang handa na siyang pakasalan to. Pumapayag ako, Kelvin. Papakasalan kita. Handa akong pakasalan ka pero hindi siguro muna ngayon na maliit pa ang kambal. Mas gusto kong civil wedding muna. Gusto ko kasi kung ikakasal tayo sa simbahan, kasama na natin ang kambal at malaki na rin sila. Gusto ko maging parte din sila ng kasal. Tumango naman sa kanya si Kelvin. Yes, I actually thought about that too. Mas mabuti nga na civil wedding na lang muna. May kakilala akong judge na pwedeng magsagawa ng civil wedding natin. When our twins turns 4, we'll have a church wedding or a beach wedding or whatever you prefer and want. Sagot ng lalaki, kaya naman napangiti din siya. Naganap ang civil wedding na kanilang napag-usapan. Nagkaroon din ng maliit at simpleng handaan sa mansyon kung saan malalapit na pamilya at kaibigan lang ang imbitado. Hindi rin naging madali ang unang buwan na kanilang pagiging magulang dahil nahihirapan sila sa pag-aalaga, lalo pa at kambal ang kanilang mga anak. Kelvin, pakipalitan na ng pantulog si Cassandra. Ihele mo na rin muna siya para hindi masyadong umiyak. Matatapos na ako ayusin ang crib nila. Saad ni Thea sa asawa na ngayon ay abala sa pagtitimpla ng gatas. Mas madalas umiyak ang kanilang anak na babae kaysa sa kanilang anak na lalaki. Ngunit kapag umiiyak naman ang kanilang anak na lalaki, mas nahihirapan silang patahanin ito. 5 months old na ang kambal. At dahil nahihirapan si Thea na i-breastfeed ang dalawa, pumili na rin sila ng mga feeding bottle para sa mga ito. Shhh, tahan na, nandito na si Daddy. Sambit ni Kelvin sa anak nitong babae at marahang inihele at kinandahan ng isang lullaby song. Ilang minuto lang, unti-unti na rin itong kumalma hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Maingat na inilagay ng mag-asawa ang kambal sa mga crib nito. Kahit pa may sariling kwarto ang mga kambal, pinili pa rin nilang isama sa kanilang kwarto ang crib ng mga ito. Nahihirapan kasi sila magtungo pa sa kabilang kwarto kapag naririnig nilang umiiyak ang dalawa sa hating gabi. Are you okay? You should sleep now. Sulitin mo ang pagtulog habang tulog din ang kambal. Oras na magising ang mga yon, hindi ka ulit makakatulog. Mahirap ang ganito. Pero sanay na rin ako. Ako ang tumutulong nun kay Papa kapag umiiyak si Teo tuwing gabi o di kaya madaling araw. Sa totoo lang, kahit pa nakakapagod na gumising sa madaling araw para ihele at patulugin ang kambal, masaya naman ako. Masaya ako dahil parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nabubuhat at nahahawakan ko na sila. Noon, ini-imagine ko lang nabuhat ko ang kambal pero ngayon talagang nabubuhat at nahahawakan ko na sila. Kaya kahit nakakapagod, kahit pa nagiging kulang ang tulog ko, masaya naman ako. Isa pa, oras na lumaki na silang dalawa, hindi ko na magagawa to. Kaya habang maliit pa sila, gusto kong sulitin ang bawat oras na nagagawa ko silang ihele at buhatin. Dagdag pa ni Thea. Nahiga naman siya sa kama at niyakap ang asawa. I'm so happy that you are my wife now.
You're so strong and brave. Para kang si Mama. I can see my mother in you. You are both the strongest and bravest women for me. And I can't imagine your pains while giving birth with twins. It must be very painful. Pero nagawa mo. Saad ni Kelvin. Di lang basta masakit at mahirap. Sobrang sakit at sobrang hirap. Nung mailabas kong panganay natin, nakahinga ako ng maluwag. Dahil naisip ko na isa na lang ang kailangan ko ilabas. Masakit sa umpisa pero nung nahawakan ko na silang dalawa, gumaan bigla yung pakiramdam ko. Sobrang saya ko dahil sa wakas, hawak ko na rin ang mga anak natin. Bilib ako sa bawat ina na nagagawa yung ganyan. Hirap kaya? Walang katumbas ang sakit nun kapag pinanganak mo na sila. You are so right. So, happy Mother's Day, Thea. You're so strong and brave for being able to carry and give birth to our twins. Mother's Day ngayon? Akala ko na kalimutan mo na eh. Akala ko hindi mo na ako babatiin. Sa sobrang tagal mo akong batiin, pati ako nakalimutan ko na tuloy. Tatampo na sana ako sa'yo eh. Aniya sa asawa, kaya naman tumawa ito. Pwede ko ba makalimutan ng espesyal na araw para sa mga ina? Hindi pwede yun. Dahil ang araw na to, para sa mga malakas at patapang na babaeng katulad mo. Happy Mother's Day, Thea. Thank you so much for being my wife. I love you. Katulad ng kanilang naging usapan at kasunduan, nagpakasal silang muli at isang beach wedding yun. Kasama ang kanilang 4 na taong kambal. Malapit na rin matapos sa koleyo si Theo sa kurso nitong architecture. Naging maayos ang lahat sa kanilang buhay. Naging mahirap ang sa umpisa sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kambal na gawa naman nilang kayanin. What's taking mommy so long, Tito Theo? Tanong ni Cassandra kay Theo na ngayon ay naghihintay na rin sa pagdating ng kanyang ate. Wait lang. Hintayin pa natin sila sandali. Okay. Malay mo inaayos mo yung buhok niya o kaya naman yung makeup niya. Sagot ni Theo sa pamangkin, ngunit napairap naman ito kaya tumawa lang siya. Ang sabi ng ibang kamag-anak ni Kelvin, nakuha raw ng anak niyang babae ang ugali ng nakababata niyang kapatid na babae. May pagkamasungit, mainitin ang ulo, ngunit mas nangingibabaw ang pagiging mainipin nito. Ang anak nilang lalaki, nakuha ang ugali ni Thea, ngunit habang lumalaki mas nagiging kamukha ito ng ama. Nang tuluyan ang matanaw ng lahat si Thea, na naglalakad, naroon na rin ang atensyon ng lahat. Manghang-mangha ang mga bisita. Nakakapit ito sa braso ng kanyang noon ay katrabaho at ngayon ay siya namang naghahatid sa kanya patungo sa asawa. Si Rica ang kasakasama niya habang naglalakad. Ito ang naisip niyang maghatid sa kanya sa altar dahil ito ang kaibigan niya na tila naging isang magulang niya na rin. Noong mga panahong nasa koleyo pa lamang sila nang makilala niya si Rica. Naging kaibigan niya ito at kalaunan naging katrabaho. Ito ang kanyang nalalapitan magmula pa noon kapag siya'y nangangailangan. May tiwala naman ako rito kay Sir Kelvin. At hindi ako natatakot na ibilin ka sa kanya. Alam kong aalagaan at mamahalin ka niya. Kaya wala na ako sasabihin pa sa'yo kundi palagi mong tatandaan na kahit patumanda na tayong dalawa ako pa rin ang best friend mo. At kahit kailan, pwede kang magsabi at lumapit sa akin. Mahal na mahal kita, Thea. Para na rin kitang kapatid. Napangiti siya at tumango ng tipid. Pwede ka rin lumapit sa akin kahit kailan, Rica. Kapatid na rin kita at parte ka na ng pamilya ko. Palagi mo rin tatandaan na kahit pakasal at may pamilya na ako, pwede ka pa rin humingi ng tulong sa akin. Huwag ka mahihiya, ha? Dahil noong mga panahong nangangailangan ako, hindi mo ako iniwan. Tumango naman sa kanya si Rica. Nang tuluyan na sila makalapit kay Kelvin, iniabot na rin ni Rica ang kamay nito at nagsalita. Ingatan mo yun, sir, ha? Alam kong ilang taon na rin kayo magkasama. At pangalawang kasal nyo na to, pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo na ingatan at mahalin mo tong best friend ko. Tumango naman agad si Kelvin. You have nothing to worry about, Rica. I will love and take care of her. Hanggang sa pumuti ang buhok naming dalawa. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Halos lahat ay napaluha habang nakikinig sa kanila mga wedding vows.
Kelvin, hindi ko akalain na darating tayo sa punto magpapakasal tayo ng hindi lang isang beses kundi dalawa. Ang lahat na nangyari noon, tingin ko blessing in disguise. Kundi siguro nangyari ang mga yun, baka wala ako ngayon sa harapan mo at ibang babae yung pinakasalan mo. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana kaya tayong dalawa nandito ngayon. Pangarap ko noon, isang simple at masayang buhay lang. Kahit sa isang maliit at simpleng bahay lang ako tumira, basta kasama ko, magiging pamilya ko, masaya na ako. Pero nung makilala kita, higit pa sa mga bagay na pinapangarap at iniisip ko ang binigay at tinupad mo. Higit pa sa mga gusto at kahilingan ko ang pinaranas mo. Kung minsan, kinu-question ko kung karapat-dapat ba ako sa lahat ng binibigay mo. I wasn't perfect. I wasn't a perfect mother and wife to you and our twins. Nagkakamali ako. Hindi ko alam kung paano ba dapat palakihin ang kambal natin, pero noong mga panahong yon, nandyan ka sa tabi ko. Tinutulungan mo ako sa mga dapat kong gawin kahit pa yun din ang unang beses mong maging isang ama at asawa. You gave me more than what I wish to have. And I am beyond thankful for that, Kelvin. Pinunasan muna ni Thea ang kanyang luha saka nagpatuloy. Kelvin, sa buhay nating to, wala na ako ibang hinihiling. Wala na ako ibang gusto maliban na lang sa makasama ka at ang mga anak natin hanggang sa pagtanda. Just do know, even how hard our life would turn, I will always be with you. To be your partner and guide, at kahit anong pagsubok pa ang dumaan, palagi ako nasa tabi mo para samahan at maging lakas mo. I love you so much. Halos lahat ng naroon ay nagpupunas ng kanilang luha. Kahit ang kanilang mga anak na hindi naman maintindihan ang pinagsasabi nila, nagpupunas na rin ng luha. Thea, hindi ko akalain na sa sandali nating pagsasama nun mapapamahal ako sa'yo. Pilit kong sinasabi sa sarili ko noon na imposibleng mahal na kita dahil ilang buwan pa lang naman tayo magkasama, but then I realized that I'm just fooling myself. Niluloko ko lang talaga ang sarili ko na hindi kita mahal dahil ang totoo, mahal na mahal kita. I was too afraid to confess my feelings for you. I was too scared to be rejected, but when you gave birth to our twins, that's when I know I should take the risk even though I'm not sure if there's a chance. It was my first time being a father too. Hindi ko pa alam kung anong dapat kong gawin, but you were also there for me and I experienced all my first times with you. I experienced my first time being a father with you by my side. I experienced being a husband with you as my wife. Thea, nung dumating ka, gumaan ang lahat sa buhay ko at kung alam mo lang, sobra ako nagpapasalamat na tumating ka sa buhay ko kahit pa sobrang hindi inaasahan ang lahat na nangyari noon. But whatever happened in the past, I'm thankful because those things are the things that brought you here with me today. I love you so much, Thea. Natapos ang kasal na yun na puno ng kasiyahan. Mabilis lang din naman ang paglipas ng panahon dahil ngayon magsisimula na rin ang kambal sa unang araw sa klase bilang mga kindergarten students. Hindi maiwasan ni Thea na maging emosyonal habang inaayusan ang buhok ang kanyang unika ihang si Cassandra. Mommy, why are you crying, Mommy? Are you not happy that I'll be going to school today? I thought you were excited to see me going to school. Masaya lang si Mommy, anak. Naiiyak lang ako dahil hindi ko akalain na ang bilis niyong lumaki. Parang kahapon lang buhat pa namin kayo ng daddy mo. Ang bilis ng panahon, tapos ngayon papasok na kayo ng school. Kung ganun, Mommy, ba't timbo natin bantayan ng oras? Di ba po kapag binabantayan ng oras, mas nagiging matagal? Pero kapag di mo binabantayan, mabilis naman siya. So para po matagal kaming lumaki ni Keith, bantayan po natin yan time para bumagal po. Natawa naman siya sa sinabi ng kanyang anak. Anak, kahit pabantayan natin ang oras, lilipas at tatakbo pa rin yun. At saka sa ngayon, mas gusto kong sulitin ang oras na kasama kayo ni Keith habang bata pa kayo. Dahil kapag lumaki na kayo at nagkaroon ng sariling pamilya, hihiwalay na rin kayo sa amin ni Daddy.
Ako po, ayoko pong humiwalay sa inyo ni Daddy, Mommy. Gusto ko po kasama kayo hanggang lumaki ako para complete pa rin tayo palagi. Ayoko po kayo iwan. Hindi naman kayo iwan ni Kit. Promise, di namin kayo iiwan. Hindi naman pwedeng hindi kayo hiwalay sa amin, anak. Magkakaroon kayo ng sariling pamilya. Kaya kailangan sa ibang bahay na rin kayo tumira. Kasama ng family mo. Pagpapaliwanag niya sa anak. Nung matapos niya itong ayusan, inayos niya rin ang suot ng anak na lalaki. Katulad ng kagustuhan ni Kelvin, hindi nila pinagupitan ang buhok nito. Sobrang straight kasi noon at madulas kaya naman ayaw ni Kelvin na bawasan nito. Kung gugupitan man, konti lang. Bagay din naman ito kay Keith. Okay, tatandaan ang paalala ni Mommy at Daddy na hanggat hindi kami dumarating para sunduin kayo, wag na wag kayong lalabas ng school, okay? Ubusin niyo rin ang lunch na pinabaon ko sa inyo. Kapag kinulang kayo, may pera ko nilagay dyan sa bag nyo para pwede kayong bumili sa kantin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay namang tumango ang dalawa. Napatitig na lamang sila sa kanilang mga anak na magkahawak ang mga kamay habang sabay na naglalakad papasok sa eskwelahan. Hindi maiwasan ni Thea na mapaluha habang nakatitig sa mga ito. Masaya siyang makita ang mga anak na maayos niyang napapalaki. Ngunit emosyonal siya sa isiping, baka sa mga susunod pang mga taon, ay kakailanganin na ng mga ito na humiwalay sa kanya. Shh! Tahan na! No parent is ready to see their children growing up. Pero parte yun ng buhay. Tatanda at lalaki sila, magkakaroon ng sariling buhay. And we have to accept that. Ang bilis-bilis nilang lumaki. Parang kahapon lang. Nasa tiyan ko pa sila. At madalas kausapin na sana wag nila ako masyadong pahirapan kapag ipapanganak ko na sila. Wife, it is normal. We have to accept it, hmm? Let's just spend more time with them habang bata pa sila. Let's enjoy and cherish every moment, okay? Yeah, let's do that with our soon-to-be new member of the family. Mabilis namang napahiwalay si Kelvin sa kanya. Bumaling siya sa asawa at ngumiti ng pagkatamis-tamis. I'm pregnant with our third baby. Agad naman siyang niyakap ng lalaki. I love you so much, Thea. Thank you so much. I'm so happy. Let's enjoy and live our lives to the fullest. Wife, with our kids, I love you all. Saad ni Kelvin at hinalikan ang kanyang noo. The End.